Hello, recording. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ah, no, no, no. Good morning pa pala kasi anong oras pa ba? Alas 11 pa lang. So, medyo maos ako ngayon at naisipan kong mag-vlog kasi gustong-gusto kong i-share sa inyo yung aking pagluluto ng chicken wings. Pero supposed to be ito dapat yung ano, breast fillet na chicken ang gagamitin ko, pero since pwede naman, kahit na wings, pwede naman, basta nasa inyo yun. So, magluluto po ako ng spicy chicken, pandan, ano ba to? Pandan spicy chicken. Oo, yun yung lulutuin ko ngayon. So, tara na, ipapakilala ko na ang aking mga ingredients dito. So, dito sa aking lamisa, mayroon tayong chicken. So, itong chicken, ito, malinis ang kamay ko ha. Yung chicken, hinahati ko. Diba ito, pinagdadalawa ko, imbis na isa lang. So, mayroon tayo ditong soy sauce. Light soy sauce. Yan. Ito naman, kikuman. Ito, oyster sauce. Ito naman, oyster sauce, pero gagawin ko ito mamaya sa ating sauce. So, ito yung ating onion powder. Kasi hindi na ako nagdidikdik ng onion. So, yung ating paminta. So, ito dito, mayroon akong chili. Mayroon akong chili na dinikdik. Itong ginger. At saka mayroon akong, kita nyo to, onion na dinikdik. So, pagsama-samahin ko na ngayon dito yung ating to, ano lang ha, para yung lansa ng manok ay hindi masyadong ano, oops. So, nilalagyan ko siya ng chili na pinagsama-sama na natin doon. So, yung mga nakaano dyan, mamaya na yan, no? So, ilalagyan ko na itong ating soy sauce. Ilalaglag ko na rin yung ating oyster sauce, no? Para imamarinate natin ng konti para magka-flavor siya. So, dito, maglalagay ako na, kasi wala akong onion na ano, onion powder na lang, para mas mabango. So, ito yung ating, tansya-tansya na lang po ha, ito yung ating black pepper, pwede rin white pepper, alin man ang gusto nyo. So, hahalo-halo lang ng ganun, no? Para ma-marinate natin siya. Yan. So, hindi ko masyado siyang, ano, ililipat ko siya dito para halong-halo talaga. Oops. Kasi masyadong maliit itong aking, ayan. So, hahalo ko lang dito. No? Yan. So, pag halo-haloin natin yan, para magkaroon ng lasa at yung mga flavor niya magsama-sama. Yan, hahalo lang natin para mamarinate lang. Mga siguro imamarinate lang natin ng 15 minutes, no, para magkaroon lang ng masipsip talaga yung kanyang tapos idadagdag ko itong soy sauce na ito. Kanina kikuman, ngayon mayroon pa akong light soy sauce at saka yung ating yan. So, mamarinate muna natin yan dyan. Siyempre, mayroon tayong dahon ng ano, pandan. Yan ang ating gagamitin mamaya. So, tatabi ko lang muna kasi magagawa tayo, oops, magagawa tayo ng sauce. So, gagamit tayo ng toothpick, guys. No? Gagamit tayo ng toothpick para pansara natin. So, dito, kailangan ipipreheat ko na yung aking preheated. Magpipreheat na tayo ng ating, ayan. Ayan, itong ating mantika. So, yan, ipapakita ko sa inyo yung mantika na yan. Titignan natin, iilawan natin, baka so, hindi rin makikita kasi sobra naman ang kanyang lights. So, yan.
makakita na ninyo yan talaga. So, hinihit ko na dito yung ating oil. So, habang ako'y maglalagay dyan na ano, dito ilalagay ko na naman yung ating ano ba, papano. Yan. So, yung ating oyster sauce, ididilute ko lang ng konting tubig, no? Yan. Yun yung ating oyster sauce. Lalagyan ko lang siya ng 3 tablespoon na tubig. Hindi ko na sinukat-sukat. Tapos, maglalagay rin ako ng soy sauce. Para lang magkaroon siya ng lasa dyan. Yung soy sauce na yan. So, maglalagay din ako ng kunting asukal para lang talaga siya mag-balance. So, mga 1 tablespoon ang ilalagay kong asukal dyan. So, 1 tablespoon, ito po yun. Ito po yung sukatan ng aking 1 tablespoon. So, lalagay ko na dito rin yung aking, oops, alisin ko lang tong ano ha, yung aking bawang, no? So, lalagay ko na yung bawang. At kung gusto niyo na magkaroon ng hanghang, so, lagyan ninyo ng chili flakes. Nasa inyo lang din yun. So, ngayon, pinapainit ko na yung ating mantika. So, itong ano, ipapainit ko lang din yan. Oh, bakit sumulpot? So, ipapainit ko lang din yan para mamaya, yan ang gagawin natin sauce. So, babalik tayo dito sa aking chicken. No, yung ating chicken, kailangan nating balutin ng, babalutin natin siya, no? Ayan. So, orong ko lang kasi medyo mainit yung ating ano dyan. So, eto. So, kailangan, kung ayaw naman ninyo yung may, medyo may sipa, so wag ninyong lagyan ng sili. So, usually kasi, yung mga gumagawa ng pandan chicken is, maghuhugas muna ako. Usually, yung mga gumagawa ng pandan chicken is, ano talaga, anong tawag nito? Yung breast fillet. Pero dito, pwede naman. No, pwede naman dito, kahit ano naman. So, gaganon lang natin siya, oh. Yan. Babalutin lang natin sila ng ganito, no? Basta mabalot lang siya, no? Wala namang, ano dyan, kung ano pang recommendation. Basta mabalot. Pagkatapos, isisilb natin ng ganito. Kasi, kapag hindi natin isi-seal, magbubuka siya. So, ganito. Dali-dali, no, magbabalot. So, babalutin pa natin itong. So, hindi naman kailangan na, ano ba to? Magkalat-kalat na. Hindi naman kailangan na, kailangan talaga yung laman ng chicken. Hindi po, pwedeng may buto. Pwedeng walang buto. So, nasa inyo naman yun. Kung ano yung availability ninyo, di, yun ang gagawin nyo. So, kailangan lang ninyo i-seal. Kasi kapag hindi nyo isi-seal yan, pag prito nyo, magbubuka. So, ganyan lang. Napakadali lang naman eh. So, kailangan lang be sure na ang inyong, anong tawag nito, mantika or cooking oil ay na pre-preheat na talaga. Kasi pag hindi nyo ipipreheat yan, well, hindi maganda. Kailangan preheated ang ating cooking oil. So, basta itusok lang ninyo, isealed ninyo, isecure ninyo na hindi magbubukas yung inyong pandan leaves. Ayan. Basta, pag nasarado lang ninyo, okay na yun. Yun naman lang ang importante, masasarado.
Basta nakabalot siya, no? Simple lang naman. Hindi naman gaanong komplikado kung magbabalot tayo ng mga gani-ganito. Simpleng-simple lang. Hindi kailangan masyadong maging ano. Kasi, ayan. Pagka binalot mo na yan ng ganon, so masisealed mo na yan. No? Be sure lang ha, mga best, na nagpapainit na talaga kayo ng mantika. Kasi kung hindi ninyo papainitin ang mantika, ay siya di wala. Okay, nababali yung aking toothpick. Siguro hindi siya masyadong, o yan. So, madali lang naman magbalot. Hindi naman gaanong problema ang pagbabalot ng chicken. No? Kasi alam naman natin kung paano. Minsan lang medyo, kasi madulas na yung chicken, minsan, siyempre, kayo na yung mag-a-adjust, no? Kasi ang pagbabalot sa chicken, madali lang naman eh. So, siyempre, i-a-adjust ninyo yun. Yan, basta as long as mababalot, okay na yun. Hindi na natin kailangan pang pahirapan ang ating sarili. No? Yan, basta mababalot lang, okay na siya talaga. No? So, yun. Ganun-ganun mo lang naman, oh. O, balibaligtad mo lang ng ganon. Ayan. So, yun. Basta be sure ha na mga best na maisara ninyo. Kasi kapag hindi niyo isasara yan, magbubuka, eh magmumukha ng ano nun. Pag naiprito na yun, magwawala na yun. Be sure lang talaga na naka-sealed siya. No? So, since ito, no? Madali lang naman talaga, hindi naman komplikadong gawin kasi ano naman siya. Ayan. Basta i-sealed mo lang. Be sure na i-sealed mo talaga siya. Kasi kung hindi, mahihirapan kayo. Magbubuka yung pandan leaves, no? So, madaling-madali lang naman gawin. Hindi talaga siya kailangan na maging komplikado. So, yung ganyan-ganyan lang, yung pagbabalot, madali lang naman. Ako, kinukulang yata ako ng pandan leaves. So, kailangan kong magdagdag ng pandan leaves. So, siguro mamaya kukuha ako. Mayroon pa naman akong natitira, actually. So, kukuha ako mamaya. So, talagang nag-aano na siya, nag-aapoy na siya, no? So, babalutin ko lang to, isisecure ko lang siya na mabalot. Oo. So, ganito lang naman ang pagbabalot, hindi naman gaanong problema, no? Basta maibalot mo lang. So, mayroon akong natitira dyan. Uhugas muna ako. So, dadalhin ko na kayo dito, no? Dadalhin ko na kayo dito sa aking pagpiprituhan. So, ito, pahihinaan ko kasi masyado siyang malakas. So, eto na mga guys, oh, piprito ko na. So, ganito na tuyo. So, lalagay ko lang dyan muna para at least hindi kailangan damihan niyo, no? So, kasi sakto lang yan, yan na. Makikita niyo mamaya, magiging ano na yan. So, ito. Itong ating sauce, i-on ko na rin. No? So, magdadagdag ako ng
Siguro mamaya ipapakita ko na sa inyo kung paano yan maluluto. So nagtataka kayo dahil bakit palaging maliit. So hindi ninyo makikita. Hayaan ko ninyo guys, sa susunod bibili ako ng kitang-kita na ninyo kung paano ko pipirituhin yan. So yan o. Wait lang po at ako kukuha lang na dagdag na pandan kasi mayroon pa akong isang natitira. So, kumukuha ako ng isang pandan kasi may natitira pa ako. Since, ano naman yan, wala nang problema. So, antayin lang natin na maluluto sila, no? Dito na yung isa, no? Wala, nabubuka na itong isa, o hindi ko alam kung paano. So, dagdagan ko na lang siya ng toothpick, no? Para nang sa ganun, hindi siya magbubuka. So, dyan muna natin siya ilalagay habang ang sarap-sarap ng aroma nung ating niluluto na pandan, no? Antayin lang natin yan, saglit lang. So, ito, pakukuluan. Habang ito kumukulo, talagang mamayang konti, maglalapot na siya. So, titikman ko. Wow, ang sarap. Sakto lang ang timpla. Excuse me. Sobrang sarap dito sa ating ang sarap-sarap na talaga. So, I'm sure itong ating pandan, masarap din. So, antayin lang natin na maluto yan, tuloy-tuloy, no? At isa sa ulit, at ako'y magliligpit muna para mabilis na lang ang ating plating mamaya, no? So, anyway, ayan na. Okay na yan. So, habang lumalamig yan, maglalapot yan. So, kukuha lang ako ng mga kung ano-ano aking gustong gagawin para mamaya sa aking plating. So, okay na. So, sa plating natin guys, ito lang ang gagawin ko para presentable naman. So, papatayin ko na yung sauce natin kasi okay na siya. Wala na tayong pag-aanuhan dyan. Kung hindi, paantayin na lang natin. So, nilalagay ko na dito yung mga ano para at least. Ayan. So, hindi kailangan crowded yung ating, siguro kung bakit kayo magtataka, bakit lagi ko itong ginagamit. Gaya ng lagi ko sinasabi na ayoko talaga na magastos masyado ng mantika kasi sobra na tayo sa ngayon. Mga presyo ng ating mantika, grabe na kamahal talaga. So, wala na tayong patutunguhan kung hindi magtipid sa buhay. Ngayon, kung hindi tayo magtitipid, wala din mangyayari sa ating buhay. So, lalagay ko siya dito. No? Lalagay ko siya dyan para yung excess oil niya maaalis. So, dyan na muna natin siya ilalagay. So, saglit lang naman ito mga bes, no? Hindi kailangan na, kasi yung chicken, madali lang naman, no? Hindi kailangan natin,
biglain. So, siguro, ito luto na kasi brown na siya eh. Okay. So, kukunin ko na kasi nagbabrown na siya. So, itong isa, medyo kumakalas yung kanyang dahon. So, ayan. Lalagay ko na tong iba dito. Hindi kailangan overcrowded, guys, ha? So, makikita nyo, oh, kita nyo yan. Ganyan na siya. So, simply-simply lang naman. Hindi naman kailangan na gawin komplikado ang pagluluto ng ating pandan chicken. Kasi saglit lang talaga siya. Hindi talaga siya masasabing ilayo-layo ko lang, guys, ha, mga beshit. Kasi ang ating camera, para hindi mainitan, para okay siya. So, doon sa mga ano, shout out ako doon sa mga nagpo-comment sa akin at nag-like sa aking page. At patuloy ninyong pantiligin at manood ng aking YouTube channel na Rufus Kitchen para makikita ninyo yung mga tiktik ng aking pagluluto. Paki-like, share, paki-comment, no? Paki-subscribe at paki-hit na rin yung notification bell lagi para lagi kayong updated. Kasi marami pa kayong matututunan dito sa aking simpleng pagluluto, tipid, na kahit ganito lang, social na tignan, masarap na. No? So, thank you doon sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, nag-subscribe. Thank you so much. Pinasasalamatan ko kayo ng sobra-sobra. At lagi po kayong manood dito sa loto ko para kung maiibigan ninyo, pwede niyo i-try sa inyong mga love, sa inyong mga kiddos, sa mga friend ninyo, no? Ganon. So, panoorin niyo lagi ang aking vlog na Rufus Kitchen. So, namamaos lang ako. Hindi ko alam kung bakit ako namamaos, no? Kasi nga siguro sa sobrang ano natin, no? Sa trabaho natin, hindi natin maiiwasan yung magsasalita tayo na magsasalita. So, kinakahapunan, wala na. Sira na yung ngala-ngala natin. So, kumbaga, basag na, gas-gas na sa kakasalita. So, this time, nandito, wala na naman tayong trabaho at nakapag-off tayo ng 2 days. So, wala akong gagawin kung hindi mag-vlog para makapag-share ako sa inyo ng mga technique na hindi pa ninyo naluluto. Pero itong manok, mura lang naman sa palengke. Mas mura ang manok ngayon, no? Kaysa sa isda. So, ang isda sobrang mahal. Pero gusto ko isda. Ayoko naman yung laging manok-manok dyan or karne o anumang karne. Mas masarap ang isda or gulay kasi ang mga karne kasi din pwede naman, kailangan din naman natin ang protein, pwede naman, pero sa mga mahihilig okay yun, tabor yun. Pero doon sa mga kagaya ko na umiiwas ako sa karne, talagang gusto ko isda at saka gulay. So, ayun lang mga bes, napakadali lang talaga. So, yung aking, tignan ninyo guys, yung aking, kung nakikita ninyo, nasabi ko sa inyo, akala ninyo, ano lang, akala ninyo, ano bang tawag nito, pero okay na yan sa, so ilalagay ko na dito sa aking bowl para yan ang maging sausawan. So, ililipat ko na itong dalawa dito kasi para
Yan, ililipat ko na dito. Ganyan. Oh, ito lang muna, nagwawala eh. Yan. So, hindi ko muna alisin yung mga toothpick dyan. No, siguro mamaya na. Pinatong-patong ko talaga. Okay lang naman siguro kung ipatong ko yan dyan. No? Bumuka yung isa eh. Pero maganda guys ha, kung yung fillet talaga, yung breast fillet, yun ang lulutuin nyo kasi alam nyo ang breast fillet kasi siyempre wala ng buto. So, itong ano, since wala naman ako, pwede naman kahit na hindi ka gagamit ng breast fillet, pwede naman yung ating chicken wings, pwede nga yung thighs, pero yung thighs, pwede mo rin hindi alisin ang buto, pwede rin alisin ang buto. No? So, depende na po sa ano ninyo, sa preference niyo kung anong ibig niyo. So, ito, tignan nyo, makikita lang natin ito pag kumain tayo sa Thai restaurant, yung pandan chicken. Pero simpleng pandan chicken, ang akin naman, ginawa ko ay spicy pandan chicken. So, ibang version. Tapos ang ating sausawan ay medyo may pagka-sweet na pagka-ano, pero masarap naman. Susundan lang ninyo mga bisye, mga kabarkada dyan, mga ka-friends. Sundan lang ninyo yung way ng aking pagluluto. Kasi hindi naman masyadong komplikado. Hindi ako nagluluto ng komplikadong, anong tawag nito, recipe. Kasi alam natin na ang ating mga nanay, gustong-gusto lang natin yung mabilis. Yung madali, alisin ko lang yung nalalaglag na dahon. Yung mabilis, yung madali, yung hindi magastos, yung mura lang. Yun yung ating gusto. So, kung kayo bumibili ng chicken, di ba usually ang pagluluto natin is, kung hindi adobo, kung hindi prito, ito actually prito, pero naiiba siya. So, lagi na lang tayong adobo, mitsa, ano tawag nito, yung may tomato sauce, yung sasabawin natin. So, pwede naman tayong gumawa ng iba-ibang version gaya nito, na akala mo social ang dating kasi nasa pandan. Naalala ko nung kumain ako sa restaurant, nag-order kami ng pandan chicken, no? Pero, medyo ano nga ako noon eh, bitin, no? So ngayon, masusubukan na natin kung paano pala ang pandan chicken. So ganito lang pala kadali mga bisye, no? Hindi naman ganito ka, hindi naman pala ganito ka katagal lutuin. So madali lang talaga pala. So kanya, sasuggest ko sa inyo na pwede kayong magluto talaga ng pandan chicken. Huwag na kayong mag-isip pa na ano, basta all you have to do is may pandan kayo, may chicken, any cuts ng chicken, maging breast fillet man yan, or maging thighs, so, na-depende yan sa preparation ninyo. So, nasa inyo. Pero sinasabi ko sa inyo, naiiba. Kasi diba, pag adobo, ano pa, yung may mga tomato sauce dyan. So ito, maging sauce yan. Hindi na tayo kailangan pang kumain sa mga restaurant, Thai restaurant. Kasi ito, dito lang to sa Thai restaurant ko nakikita. Dito ko to natitikman eh. Kanya, sabi ko nga, bakit hindi ko i-twist yung pandan Thai chicken. Gawin kong pandan spicy chicken, no? Yung aking version ngayon. So, simple lang talaga, no, mga best. Madali lang, hindi siya komplikado, hindi siya mahirap. Kaya, ayan, subukan ninyo mga bisye, i-try ninyo at maiiba na naman yung inyong recipe.
At hindi lang yung tinola, no? Hindi lang adobo, hindi lang sinabawan, no? Pwede pa lang ganito. So, nasa inyo naman yun kung talagang maabilidad kayo na gusto niyo, kasi alam niyo sa totoo lang, ang isang order dito, 4 na traso doon sa Thai ano, restaurant, nasa 125. So, 4 na traso. Like, kung ito gagawa kayo, yung chicken ko, hindi umabot ito ng 200, no? Basta hindi nakasama yung mga ricado, kasi may mga ricado naman kayo kaagad sa bahay nyo, no? At saka yung pandan, madali lang naman, pwede rin naman kayong bumili ng isang taling pandan, no? So, ang mga gastos ko siguro dito, hindi ko alam kung magkano yung chicken ko, hindi umabot ito ng 180 lang, saving wings, no? Mas mura doon sa palengke, pag sa supermarket kasi medyo may kataasan. So, suggest ko sa inyo na kung gusto niyong bumili talaga ng magnolia lang din, may magnolia namang marami sa palengke. So, pwede ninyo yun ang gagawin, kasi kung nasa supermarket kasi kayo talaga, medyo may kataasan siya talaga. Opo. So, suggest ko sa inyo na ganun, huwag na masyadong pa-social. Ako kasi, kaya ako doon nakabili, kasi doon na rin ako kasi nag-grocery. Ang gusto ko kasi, pag ako nag-grocery, doon na lahat, hindi kalat-kalat. Kasi pag nagkalat-kalat, yung isang bayaran na lang, yung hindi bayad doon, bayad dito sa kabila. So, yung suggest ko sa inyo, na kapag halimbawa mag-grocery kayo, kung bit niyong bumili doon, na medyo may mataas ng konti, okay lang naman yun. Kasi kung carry naman, why not? Pero sa mga nagtitipid talaga ng mga misis, kasi sa hirap ng ating buhay, no? At marami tayong mga kiddos, pwede naman tayong bumili sa palengke ko. Hindi na problema yun kung pagluluto lang. Basta kahiligan lang ninyong magluto, napakadali lang talaga magluto. So, upang aantayin natin yan, aantayin natin yan na maluto lahat, saglit na lang po yung mga best. So, iuurong-urong ko lang ng konti yung aking camera. Sana huwag siyang magtampo. So, ito na po yung ating finished product ng ating, ayan, papakita ko na talaga sa inyo. So, eto na po yung ating finished product. Ayan, oh. Diba? Yung ating, teka nga, kung magpapailaw ako, ano ba? No? Ayan. So, pailawan ko para kitang-kita. Yan, oh. Yan. So, at least nakikita na ninyo ang aking pandan chicken, at iyan ang kanyang sausawan. So, habang nag-aantay lang tayo, no, dito, ibabalik ko kayo dito, no, para makita ninyo talaga na itong ating pandan chicken, masarap. So, isang ano na lang po ito. Maluluto na rin siya. Ako ayaw ko gaano matigas, no? Gusto ko sakto lang, no? Yung mga gani-ganito lang. Yung sakto lang pagka-brown. Yan. Huwag masyadong matigas, no? Hindi niyo makikita, guys. Siyempre, nakabalot yan ng pandan leaves. Pero, ayan, mga gagani-ganito lang, no? Okay. So, malapit na tayo. So, ang dali-dali lang, walang less than 30 minutes, no? Nakakapagluto na tayo ng pandan chicken. So, papatayin ko na, at dito na tayo, dadalhin ko kayo dito sa aking, ayan. So, napaka, ano talaga, no?
Ayan. So, look po. So, ito na talaga yung finish natin, no? Yung ating sausawan dyan. Yung ating yung ating ibababa ko na lang ha para makita talaga ninyo kung ano ang aking niluluto. So, diba guys? Napakadali lang, no? Hindi siya komplikado. Hindi rin siya mahirap, no? Ayan yung ating sauce. At huwag kayong mag-aalala kasi doon sa ating doon sa aking dulo ng aking video, lahat yan, no, lahat yan isusulat ko para masundan ninyo. Kaya, so, madali lang talaga magluto, no, mga bishi, mga misis. Magluto na kayo at lagi kayong mag, lagi kayong manood ng aking vlog. So, uulit-ulitin ko. Thank you so much sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, nag-subscribe. At pag-hit na rin yung notification bell para maging updated kayo lagi sa tuwing ako'y magluluto. So, every week magluluto ako kasi mayroon na akong D.O. Kahit papano, maisisingit ko yan. Kaya thank you for watching once again in my Rofa's Kitchen. Bye-bye!